Hi guys, it's me, Joanne. Welcome to my first podcast. And we were talking about today how to paano natin maiiwasan itong anxiety, fears, and panic attack. So, may mga 11 na pamamaraan para maiwasan yung itong kind of anxiety and fears and panic attack. First is get enough sleep, you know. Mas importante talaga na may kumbaga enough tayong pagtulog, kasi that's the most important, na may enough tayong pagtulog. Na as a adult, yung pinaka maximum talaga ng pagtulog is 7 or 8 hours. So kasi syempre sa maghapon nating mga ano ginagawa, kailangan talaga natin paggabi we have enough sleep, you know, na mayroon tayong saktong pagtulog, tamang pagtulog, tamang pamamaraan, na para maiwasan natin ang itong ano kind of anxiety, fears, and panic. Kasi pagkulang tayo sa tulog, doon talaga siya umaatake, pagkulang tayo sa pagtulog. Kasi syempre, kulang ka na nga sa pagtulog, marami ka pang iniisip, syempre, as an adult and as a mom or as a wife, na mayroon ka talagang responsibilidad, 'di ba? Tapos ano, responsibilidad mong magtrabaho, maglinis ng bahay, and also kung mayroon ka pang pamilya sa Pilipinas, you also supporting your family at the Philippines. So kailangan talaga na may enough tayong pagtulog. Kumbaga, kung gabi na talaga, we have to sleep enough, you know. Kasi pag kulang yung pagtulog natin, aatake yung anxiety, and then fears, and then panic attack, and then they will mapupunta ito sa ano, sa depression. Kasi ganyan talaga yan, pagkulang ka talaga sa pagtulog, yung katawan mo talaga is very weak. So madali ka talagang dapuan ng sakit, and especially okay lang kung lagnat lang or coughing or muscle pain, because you can take any medication with that. But kung dito na talaga yung ano problema, kung dito na talaga yung may sakit, mahirap siyang i-cure. Kasi syempre you have to process, you know, matagal yung proseso. Kasi hindi lang, for example, today nakatulog ka ng 7 hours, hindi naman basta-basta yan maibabalik agad yung ano mo, yung tawag nito, yung katawan mo. So it takes time also na bumalik talaga siya. And then yung second is mindfulness meditation. I do that mindfulness meditation. And dito sa ano, sa YouTube, I always listening some meditation before I go to sleep. And I do that to relax, you know, to relax my mind. For example, if I came from like for whole day na maghapon na nagtrabaho ako, because my work is also very stressed job, and also for, you know, for the transportation, it's also very very stressed, like in the bus, in the train, like example, like if kung papunta ako doon sa trabaho ko, kasi early man akong pumapasok, so hindi talaga siya haggard. Sa umaga, hindi talaga siya haggard. Pero pag ano na, pag hapon, kasi syempre, school out, tapos yung mga estudyante, tapos as in talaga, kasi dito talaga sa Belgium is really different, you know. Kasi yung transportation talaga, gusto mong magpahinga, gusto mong mag-relax,
pero hindi mo magagawa sa ano, sa bus or sa train, kasi yung mga tao ang iingay nila. So kung pagod na talaga yung ano katawan mo, tapos pagod yung as in yung, you know, yung utak mo ay busog pagod, ang hirap, ang hirap. So yun ang pinakamahirap dito. So every time na I came home, I do my meditation before I go to sleep, you know, to kumbaga sinasala yung aking, kumbaga yung aking maghapon na stress. So I do that every night before I go to sleep, and for me it helps, it helps for me. And number three is exercise regularly. Hindi naman yung to the point na died hard na exercise. Like me, I do my dumbbell, and I do that every morning. And but it's not every day na I do that. And kumbaga, for example, today I do my exercise, and then tonight before I go to sleep I also do exercise. Hindi lang siya ano, hindi siya heavy exercise na, you know, na may mga tao na sabi na, ay kasi hindi, wala akong time mag-exercise. No, you have to do that to yourself, kasi nakakatulong din ito sa ano, sa kung stress ka, kung may anxiety ka, and yung fears mo or yung panic attack mo, nakakatulong itong basic na ano, na exercise talaga. So you have to do it. If you have time, you can do it every day. Pwede mo itong ara-arawin. And as long as, kasi yung exercise talaga, di kan, it helps especially sa yung isipan, na it's not to control, but yung, kasi may chemical talaga na nire-release yung ating isipan, na if you do exercise, parang, syempre, yung loob ng ating isipan is na parang nare-relax din siya, nare-relax, tas nagre-release siya ng ano, yung kumbaga ito yung part na chemical na rinirelease niya, is yung kumbaga bumaba yung stress and pain na kumbaga na feeling mo, nararamdaman mo, but it, which is that sa yung isip lang talaga yan. And number four is spend time in nature. Like what I also said, mas maganda talaga kung, kasi diba dyan sa Pinas, wala tayong, just not like here na maraming forest dito that you can walk whatever you want. And iba talaga yung feelings kapag na ano ka, kapag naglalakad ka sa forest, kasi you are more connected in nature. Kasi lahat ng ating nararamdaman sa ating mental and emotional, kagaya din yan ng nature na hindi natin nakikita, na nararamdaman na lang natin ito if it's already too late, you know. But wag mong hahayaan na maging too late, na if you have, kung gusto mo talaga na ano, na kumbaga if you want to be healed, na gusto mo talagang maging ang tawag nito, yung maging free ba yung ano, yung isip mo, kasi mas maganda kasi dito, marami dito, like my mother-in-law, if she's stressed, she go by walk, you know, she go to forest, and you know, to just freeze her mind, na kasi maraming ano, kung marami kang iniisip, you just like to go out, kasi yung hangin, tapos kumbaga yung tawag nito, yung amoy ng mga dahon, yung amoy ng dahon, at yung amoy ng basta yung amoy ng nature, they can make you calm, you know, especially yung mga green na color, they can really make you calm more, kasi ang mas maganda yun talaga, yung ano, ito lahat ng ito is just like this is came from the expert. And also I also use it like also na, like now also like getting enough sleep, I also do that, kasi before I was also, wala akong problema sa pagtulog ko, but since I give birth, kasi syempre yung routine mo
nagbabago, it's because you have a responsibility and you have to focus yourself and your body and your mind and soul, and then your emotion, it's really attached with that you are not anymore, like you're not anymore alone, you have a responsibility. So yung routine ng katawan mo is nagbabago. So yun, nagka-problema ako sa aking kumbaga yung aking routine sa pagtulog. And doon talaga siya nag-umpisa yung panic attack ko, and then also my anxiety, and to the point that it goes to depression. Kasi pag hindi mo yan ma-take care, pag hindi mo ma-take care yung mga dapat mong gawin para maiwasan mo itong anxiety, dapat ka talagang maging for yung enough sleep. And then you have to also meditation and try to let go everything. Like in the meditation, it helps a lot, especially if you have tense in your body, na yung especially if you kung may galit ka, especially if you're stressed from your work, stressed for your husband, stressed for your son, you stress everything, just do meditation. And then plus spend time in nature and do meditation at the nature, because it's like really embrace you, and it brings you more peaceful, and you know the feelings na hindi mo talaga mai-explain yun. Kasi I was also been me and my husband and my son, we've been also in a camping. And then it's like more on nature talaga siya. And the only thing that you can hear is water, bird, and then the raining season time. And it was just like, and then in a tent, it was really good to sleep. And it's really more relaxing na, you know, yung buhay mo sa forest and in the reality world, in the busy world, malaki yun talaga yung pagkakaiba. Ang laki, as in ang laki ng pagkakaiba. And then number 5 is, of course, breathe. Kasi pag yung breathing mo, kung hindi talaga, kumbaga, kasi mayroon ang sinasabi na you have, if you have a wrong breathing, nagkakaroon ka din niya ng anxiety. Kasi syempre, lahat ng naka-connected sa ating isipan, which is all of that is not true, and yung isipan mo, sometimes they dictating you na you have to breathe, because but the truth, you are breathing, but you just like breathing too much, but you didn't know na marami ng oxygen na natitake mo, so that's why you feel dizzy, and you feel like na parang hindi ka nakakahinga, you feel like you're suffocating, and your heart goes palpitation. It's because like it's because of you know na you are very tense in all your body, so that's why yan yung physical reaction ng anxiety. But you only have to, you know, to just like breathe and continue breathing. I also did it this, but other people didn't help that, but with me, it also didn't help that I didn't try that. And you have to be ano yung kung saan ka comfortable. Ako comfortable ako sa mindfulness and exercising and spend time in nature. And then also number 6 is like dancing. If you can also dance, you know, kahit hindi ka professional dumance, just like try to dance. Kasi yung anxiety, fears and panic is just like you also you're dancing, you know, na gusto mong matuto, you know, gusto mong gumawa ng technique kung paano siya ma-handle, ma-take over yung anxiety mo. So, just like dancing, I also do dance, not so very professional dance. I also do a dance and together with my son,
And it was very, you know, it was very nice kasi mas relax ka talaga kasi yung lahat ng parte ng katawan mo is they really kumbaga lahat is naaano siya, kumbaga na-exercise siya lahat. So especially also your mind is kung nanamnamin mo talaga yung ano, yung dance na pinapakinggan mo. It is really, for me, it helps. I also do this. And then the number 7 is limit coffee and alcohol. Kasi yung coffee talaga, it's also give you some palpitation, and also alcohol, they also give you that. Kasi ano yan eh, kumbaga addiction yan eh, addiction. That they also, they give also to you more, you know, like more... How can you call it? I know it in Netherlands is spannend. Like, binibigyan kanila ng ano, kumbaga, binibigyan ka ng tawag nito, yung parang ano ba, yung parang maging active ka, yung maging active. But I'm very thankful na hindi ako so very exposed sa mga caffeine it. Kasi lahat ng mga iniinom ko, yung mga I'm more in water talaga. Water talaga yung iniinom ko. Tapos, I never drink alcohol. So, and also like, caffeine, like coffee, I didn't also drink. Like, soft drinks, hindi ako umiinom ng cola. I don't know how many months now na hindi ako umiinom kasi acidic, may acid reflux ako. And then yung alcohol, never akong nag alcohol. And also like check your medicine. Kung may medisina kang ano pampakalm, yung may mga medisina din na ano na if you also take too much medication, they have also side effect with it, you know. So kung baga ano, kung mayroong kang karamdaman, dapat talaga you always have a check up from the doctor na hindi ka mag-aano-ano ng mga medication kasi hindi yan talaga pwede. It's also cause doon din nag-uumpisa yung anxiety mo, yung fears mo, yung panic attack mo. So doon talaga nag-uumpisa lahat sa mga medication na iniinom natin. So kasi mayroon din yung dalang parang toxic, you know, sa ating katawan. It's also the same caffeine and also alcohol. They have also toxic with that sa ating katawan na which is hindi siya nakaka-resist sa atin. May mga tao na mahilig uminom ng ano ng coffee na wala silang nararamdaman. Ako, if I drink coffee, yung ano, yung palpitation ng puso ko is mabilis. So, for example, if you have anxiety and panic attack and fears, better not to do that. Better not to take it. Better not to eat to drink. So, number 9 is eat healthy food. So, yun talaga ang pinaka ano, health yung healthy food talaga na dapat talaga kasi kami dito sa Belgium, morning hindi kami kumakain ng breakfast. And then in the afternoon sa lunch hindi kami kumakain ng yung bang heavy lunch. So, kumakain kami ng bread, more on talaga bread kami. Tapos pagkagabi, hindi kami kumakain na very late. We eat I think 5:30 kumakain kami ng 5:30. Tapos ako paggabi hindi marami yung kinakain ko paggabi kasi parang madali kang mabusog paggabi kasi siyempre paggabi hindi ka naman active paggabi kasi siyempre it's almost going to bedtime. So yun, hindi ako kumakain ng madami na kapag ano paggabi. So healthy foods talaga kasi especially kung doon kami kumakain ng bahay ng mother-in-law ko, we eat more salad and potato, like tawag nito is dito is puree, like yung potato na smashed potato. So yun talaga dito sa sometimes potato with carrots that they smash it. And then and hindi kami yung palaging kumakain ng mga french fries, hindi kami yung palagi. Kasi yung mother-in-law ko, she's more like vegetarian, not really so vegetarian, but
She likes more on healthy foods talaga. Healthy foods and then more on kumbaga exercise like walking. You know, na you have to go out, just take some air, you know, some just take a deep breath and just like, you know, let go things na kung ano talaga yung nakakapag ano sa iyo, nakakapag yung nakakapag the bother in your mind, so you have to go out, you know, kasi maraming nagsasabi kasi dito sa Pilipinas wala naman ditong forest as tapos ano wala, hindi kayo makakalabas kasi maraming mga COVID. You can also do that at your surrounded you, you know, sa backyard mo. You can just like walking there, you know, like back and forth. It's just like that. And you just like, or if you want, you can also searching in YouTube, just like a nature relaxation. Yung parang feeling mo talaga na you are also, you already walking in on the forest. I also do that. And it also helps to me kung hindi ako nakakalabas, for example, because if it's really cold, hindi talaga ako nakakalabas because I don't like the weather kung minsan, and sometimes they have also like wind and it's really hurt with my skin kung pag may wind siya talaga siya kasi malamig siya. So it really hurts, tas nagda-dry yung ano ko, yung skin ko kasi syempre sa sobrang lamig. And then number 10 is take up yoga. Hindi yung yoga na you have to, you know, na parang binabalik ko yung ano mo, yung katawan mo. Yung yoga at mindfulness meditation, parang may pagka-similarity silang dalawa. Kasi ako, I also do yoga and I also do mindfulness meditation. Yung yoga kasi, you can also do it as a relaxation and you can also listening with it like a motivation talk na you have to close your eyes and you follow my voice. It's something like that. So I always do that. And then the number 11, last but not the least, this is a really help to me for 11 na mga paraan para maiwasan.